Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Malacanang. What, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang na balita, China nagpadala na ng missile boats sa West Philippine Sea. At yun, play na natin kung alalaman ito. Nagpadala na po ng mga missile boats yung China sa West Philippine Sea. Yung Amerika kasi mga kababayan, Japan at saka Australia ay magsasagawa ng trilateral naval drills. So with that, nagpapasiguro-siguro mga kababayan yung mga Chinese. Kaya nagpadala sila ng mga missile boats dyan po sa Mischief Reef. Siyempre po, saywar ng China para isipin ng buong mundo na hindi sila pasisindak kahit po sa Amerika, Japan at Australia. Di ba? Maraming interesado sa atin, the land of fear, the land of gold. Sinusukat po ng mga Chinese ang resolve ng Allied Forces. Ganon mga kababayan. Ito po yung balita sa the Manila Standard. Sabi rito, two Chinese missile boats spotted in Mischief Reef. Nasilip po na umaali-algid sa Mischief Reef, yung ating panganiban reef na illegally inoccupy mga kababayan ng mga Chinese. Ito yung lugar kung saan nagka-standoff during the time of Panot na umatras yung Pilipinas. Believing na yung mga Chinese aalis din doon, naisaad yung ating Philippine Navy. Nang umalis yung ating Navy doon, hindi man umalis yung mga Chinese, di ba? Yung purpose ng pag-withdraw ng Chinese Navy natin para tapusin yung standoff. Pero yung condition na sana, sabay silang aalis. Hindi man umalis po yung mga Chinese. Ang umalis lang po tayo. Naisaan tayo dun po mga kababayan. So, sabi rito sa balita, a former US Air Force Colonel and a security analyst posted a photo of Mischief Reef, panganiban reef, with two People's Liberation Army Navy missile boats on the illegally occupied island. Umaali-aligid po doon dalawa mga kababayan na missile boats ng China. Raymond Powell, director of Sea Light at the Georgian Knapp Center for National Security Innovation, said on a Twitter post that aside from the missile boats, 75 to 80 militia and fishing vessels now were also visible as of August 16 doon sa Mischief Reef, which the Chinese illegally occupied mula pa noong 1995 mga kababayan. Sabi ni Powell, most of the ships that were at Mischief Reef would probably not take part anya any blockade that the Chinese Coast Guard wants to enforce on Ayungin Shoal, where there is a small contingent of Marines on the BRP Sierra Madre that was deliberately grounded to serve as an outpost. He said there were probably Chinese Coast Guard ships in the area anya, but none of them have turned on their automatic information system. PLA Navy ships never broadcast AIS, so we seldom know where they are, sabi po ni Powell. So sabi niya, I think anya, there are still Chinese Coast Guard ships in the area, but none have turned on their AIS, so it's hard to say how many. So yun ang strategy ng mga Chinese para hindi ma-identify yung kanilang Coast Guard. Powell also identified the ships that were frequently taking part in Chinese militia blockade of Ayungin Shoal against Filipino fishing vessels and Coast Guard ships, lalo na po yung mga nag-atid ng pagkain sa ating mga sundalo na nakapuesto doon po sa BRP Sierra Madre. O narito mga kababayan, si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar told the Chinese Coast Guard to behave as they will conduct a next resupply mission for the Filipino troops
station at the BRP Sierra Madre located at the Ayungin, Seoul. Sabi ni Aguilar, all the consequences anya that their singular act will do, the blame will be to them and to the authorities above them. So they should behave. Sabi po ni Aguilar, sabi ko nga po, dati man na matapang yung ating forces, pala man pong inaatrasan na laban yung ating forces. They are ready to, ano, to die, to defend the country. Ganun po. Kaya lang, siyempre, kung yung commander-in-chief nila not willing to defend, ayun ang problema. Di ba? Yun ang nangyari noon. Kaya medyo humina yung posisyon natin. Pero ngayon po, lumalakas uli yung ating posisyon. Lalo't we have the support ng ating mga allies. And in fact, mga kababayan, magsasagawa na po ng trilateral naval patrol. Ay, naval drill mo na. Di ba? Pero siyempre, diretso na yan. Yung pagpapatrolya. Practice mo na dito po sa South China Sea o sa West Philippine Sea. So, yung naispatan po na dalawang missile boats ng China, ito po yung itsura niya. Ganyan po. Maliit lang siya na naval boat. Pero capable siya para mag-launch ng missile po. Susugod na ba yung China? Nag-flex muna ng ano. Flexing the military muscles, ika nga. Ang intention niyan para sindakin tayo. Huwag tayong pasisindak. Mas malaki yung atin. Na malaki yung atin. Yung support natin, malaki. Ito po yung atin, oh. Oh. Hindi man na yan sa Amerika yan. Ito yung ipapadala ng Amerika dito sa atin, USS America, mga kababayan. Di ba? I-close up ko po. USS America, aircraft carrier po siya. Ito yung magpa-participate sa trilateral naval drill dito sa West Philippine Sea. And possibly, baka ito na din yung station dito for the regular patrolling. Tapos yung Australia, ito rin yung ipapadala nila. Huwag tayong pasisindak sa China. Malalaking barko po. Mga warships ng mga kaalyado nating bansa. Tingnan natin kung bibira yung susugod yung mga Chinese. Ito siya para makita po ninyo. Ito yung magpa-participate sa naval drill, trilateral naval drill dito sa West Philippines. Ngayong linggo yata magsisimula. Yan po. Sa Australia ito po, mga kababayan, nila nakikita ninyo yan, mga tao siya. Napakalaking barko. You see? Tapos yung Japan, mga kababayan, yung pinakang malaking destroyer po nila, naval destroyer, ito po. Ito yung ipapadala nila dito po sa West Philippine Sea para tumulong sa pag-maintain ng peace in order laban dito, mga kababayan, sa bully na China. At yan nga, mga kabalita natin, yung mga kaukulang balita at pahayag dyan ni Dante Maravillas, na kung saan itong China nga tila nga ba ay nagpadala na ng missile boats nga, na kung saan umaaligid dyan sa West Philippines nga, mga kabalita natin, dyan sa karagatan na talagang nasasakupan ng Pilipinas at syempre ng inaangkin ng China, na kung saan dito nga, mga kabalita natin, ni tila nga ba talagang nagpiplex ng kanilang armas itong China, na kung saan sa gaganapin naval drill nga nila nagaganapin dyan sa karagatan dyan, mga kabalita natin, na talagang ito nga China tila nga ba talagang di rin nagpapasindak at tila nga ba talagang nagpadala ng mga missile boats na talagang nais nilang iplex dito sa mga magsasagawa nga ng naval drill na itong Japan, US at saka Australia nga, mga kabalita natin, na kung saan tila nga ba talagang naninindak o pasindak itong China ng ang pagnanais, no, dyan sa kanilang ginagawang hakbang na kung saan nais daw sindakin ng ating bansa itong China nga, dahil nga sa kanilang mga ginagawang pagpapatrolya, na kung saan nagpadala nga ng missile boats nga
itong China dyan sa pinagagawang teritoryo nga o dyan sa West Philippines nga mga kabalita natin na kung saan ito nga yung pinagtatalo ng teritoryo na tila nga ba nagpapakita ng prehensya o nagpapakita ng lakas na kanilang armas itong China dito nga sa magsasagawa ng naval drill nga mga kabalita natin na talagang tila nga ba ito yung nagiging tugon ng China ngayon dyan sa karagatan dyan mga kabalita natin sa mga hakbang at ginagawa nga syempre ng ating mga kaalyadong bansa kabilang na nga yung US, Japan at syempre itong Australia nga na talagang dito nagsagawa ng naval drill nga nila dahil nga sa mga tensyon na nagaganap dito sa gitnang karagatan no mga kabalita natin. Ito nga yung nagiging hakbang ng trilateral nga ng pagsasagawa nga ng mga drill na tila nga ba yung malalaking barko ang talagang inilalapag ngayon dyan upang sa kanila nga pagsasagawa nga ng mga drill dyan mga kabalita natin magamit nga at may pakita yung kahandaan nga syempre ng mga barko na yan at kung saan yung kanya-kanyang malalaking barko pinapadala ngayon dyan kung saan dyan nga sa malapit sa pinagtatalo ng teritoryo talagang isasagawa itong naval drill ng Japan, Australia at syempre ng US. At tila nga ba ito yan, nagpapakita rin ng isang matinding puwersa ng talagang magkakaalyadong bansa upang ipakita rin syempre sa buong mundo na talagang yung kahandaan at yung tibay ng sandatahang lakas talagang pinapamalas ngayon dyan sa kanilang isinasagawang drill nga. Na ito nga in China, tila nga ba nagpapasiklab din at talagang ito'y nagpadala ng kanilang missile boats nga upang syempre nakahanda rin sa kung ano't ano pa man ang mangyari dyan sa gitnang karagatan nga no mga kabalita natin na talagang nagpapakita lamang ng mga armas o kagamitan itong China dyan. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa Malacanang what subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita tumuli ang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.